Good morning, guys. Smell again. It's cold, right? Yeah. Malamig na sa umaga. Naka-jacket na sila. Buti may mga kasya. Siguro yan ako yung parade. Bilang kulay sila ng jacket. Or pag magkalkal muna pala. It's so cold. It's so cold, right? Yeah. Let's go. Okay. Alam niyo, may... Ganto lang yung itsura ko, pero... Kumukulo yung tiyak ko. Pero kailangan ko silang i-ano ng maaga. Magsasasakyan tayo, hindi pwede maglakad. Kumukulo yung tiyak ko. Kasi may oras si Kuya, wait lang ha. Nahatid ko na yung dalawa, guys. Grabe, nakaraos na rin ako. Naka-CR na ako. Grabe, uminom kasi ako ng ano. Hindi ko alam kung alam niya yung glutalipo. Inaanin ni ani ni Alex Gonzaga siya yung ano nun. Pero meron kasi tinda si Vanessa. Kasi ano ako yung constipated. Constipated ako. 3 days bago ko. Di ba hindi healthy? So, kapag ano, tawag dito pag, parang sabi ko, hindi ako naglabas ng sama ng loob kahapon. Ay, iinom ako ng ganun. Kaya lang kasi ang ano niya, pag uminom ka ng gabi, bukas ka ng umaga maglalabas. Pag uminom ka ng basta malayo yung diferensya niya, hindi yung ngayon ka uminom, after 2 hours, hindi ganun. Uminom ako kagabi kasi feeling bloated na naman ako. Tapos kanina natin ko na yung dalawa. Eh, hindi pwedeng maliit kasi may ano field trip ngayon sila kuya. Sasakay sila sa bus. Sabi, oh my God, sabi pa naman doon sa message ng teacher, kailangan 8:15, nandun na. Madali ako. Sabi ko, nadudumi ako, pero tara. Kaya nagkotse kami. Di ba naglalakad kami lagi? Kanina nagkotse kami kasi baka abutan ang first zone na to sa kalsada. Mag-aalmusal ako, guys. Eto. Actually, yung pamangkin ni Mr. Kim, galing siya ng Japan. Meron siyang binigay ng mga noodles from Japan. Ito, pingso, ganyan. Ito sa nilulutuin ko. Kaya lang masyado siyang madami. Oh, ano na siya, ang tawag din. Andyan yung sauce niya, ganyan. Parang feeling ko para tong pingso dito sa Korea. Tapos, nagbigay din siya ng ano, mga, yung parang jelly. Nag-coffee kami kanila ate, yung mga Pinay dito kahapon. Dinala ko, pinamigay ko sa kanila kasi hindi bet nung dalawa yung ano, yung lasa. Ako hindi ako mahilig sa sweets. Tapos ito, yan. Ay! Ano, siguro ano rin to? Mamon? Parang ganyan? Ano ba to? Ayoko yung open, hindi ko naman kakainin. Tapos meron siyang binigay na ano, na... Gusto ko yun yung ganong ramen ng... wait lang. Pakita ko sa iyo. Ito guys. Ayan. Kaso isa lang. Nagreklamo pa. Hindi feeling ko ano to. Siyempre, bulky sa space eh. Yung mga Koreans kasi pag nagda-travel naman sila, hindi sila yung talaga maraming bit-bit. Isang maleta lang yan. Tapos konti dami. Feeling ko ano, yung dinala niya siguro dalawang ganto lang. Isang, tapos binigay-bigay niya rin. Sa iba, ganyan. At least nabigyan tayo. Gusto ko siya i-try. Sa Japan, ramen. Dito sa Korea, ramyon. Ganon. Pero, inisip ko naman, kasi maangang kasi siya. Although, pwede mo naman hindi lagay yung hot sauce. Masarap niya, tingnan mo. Ito ba ang lutuin ko? Parang ang sarap niya kaysa dito. Ito kasi, binibili ko siya sa convenience store. Masarap din. Masarap din to. Ima-microwave mo lang siya ng 2 minutes. Ayan, sarap. Hindi siya lasang. Ano, napakipakita ko ito madala sa inyo, di ba? Minsan lang naman ako mag-noodles. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagka-cup noodles ako, kaya noodles ako na may sabaw. More on sabaw lang ako. Kaya nga ayoko tulutuin. Iniisip ko kasi baka ano. Tapos, ito na naman ako. May nagsabi sa akin nag-ano daw ako. Alam mo yun, ang bilis ko daw mag-ship. May ina-explain daw ako, tapos ibang topic agad. Pag may naalala kasi ako bila, ganun ako. Ito ba? Kasi inisip ko baka hindi ko siya maubos. Pero parang ang sarap niya. Sige, ito na nga lang. Sige, ito na lang lutuin ko. Kainin natin. Tapos mamaya, luluto rin ako ang palaya. Naninilaw na guys. Parang, kailan lang ba ito binigay ni Vanessa? Anong isang araw? Nag-coffee kami kahapon ba? Green to. Ang bilis manilaw ng ampalaya. Magluluto ako ang palaya kasi sayang to. Tignan niyo ang palaya sa Korea guys. Sobrang kulubot. Diba? Gusto ko rin ipakita sa inyo kasi... Diba? Puro pakita na. Bukod dito, binigyan niya ako ng lipstick. Pakita ko sa inyo yung lipstick. Ang ganda ng shade.
Hindi, wala. Na-appreciate ko lang kasi. Kasi hindi naman kami close. Hindi naman ako close sa mga pamangkin ni Mr. Kim. Kahit na matagal na ako dito sa Korea. Kasi ang nakakatuwa pa, alam mo yun, nagta-travel na sila. Magpipinsan. Yung mga, ang nag-travel sa Japan is yung anak ng ate ni Mr. Kim na babae. Tsaka yung anak ng bunso. Ano ba to? Yung sister-in-law kong panganay. Tsaka sister-in-law kong ano, bunso. Yun. May, yung mga anak nilang babae ang nag-travel. Tapos binili nila ako ng lipstick. Wala, na-appreciate ko lang. Tapos ang cute ng color kasi alam nilang hindi ako mahilig sa dark. Diba? Yung naisip ka nilang bilhan. Ay. Oh, ganyan. Na-try ko na ito yung nag-coffee kami. Ano, kahit bonggang-bongga yung lagay ko, hindi nag-iba yung shade niya. Ganun pa din. Ano lang, diba? Ganda. Thank you. Ayan. MAC Bullet Lipstick. Natuwa lang ako kasi naalala nila ako. Bigyan, di ba? Pwede naman yung mga bata na lang, pero meron din ako. Nakakatuwa nga kasi ano, alam mo yun, parang napapaisip ako na yung mga anak ko kaya, kailan yung first travel nila with their friends, out of the country with their friends, ano kaya mafe-feel ko nung ganun. Kasi yung mga pamangkin ni Mr. Kim, ang babata pa niyan. Naabutan ko yan, dumating ako dito, middle school pa. Hindi pa sila high school. Tapos naalala ko nung nag-graduate sila ng high school, yung isa, inuungutan niya pa mama niya na ipa-opera. Gusto niya kasi magkaroon ng talukap eyelid. Yan yung issue ng mga Koreans. Wala kasi siyang talukap. Inuungutan niya yung mama niya, narinig ko nung nandito sa bayan, na gusto niya magpalagay ng talukap. Ganyan. Kaya yung mama niya kahit ayaw, pinalagyan siya ng talukap. Yung mga time na wala siya ang pera kasi estudyante pa siya. Pero ngayon pa travel-travel na siya, di ba? Kasama niya yung pizza niya. Tsaka nakakatawa kasi, syempre Korean sila. Ang nakakatawa ka, kapag ganyan ang passport mo, bili-bili ka na lang ng ticket. Wala ka nang kailangan visa sa maraming bansa. Ganun. Samantalang ako nung ganyang edad, ano bang ginagawa ko? Ako kung hindi ako kinasal sa Koreano, hindi yata ako magkaka-passport. Parang, ang galing, parang, nag-ano na yung ano, yun, alam mo yun, nag-elevate na. Kasi, siguro sila Juna Junso, alam mo yung feeling ko, siguro hindi sila yung kung kailan nagkaroon ng asawa tsaka makakapag-travel. Siguro darating pag sila na yung malalaki, kahit mga teenager, basta kaya na nila yung sarili nila, or 18, 19, ganyan, pwede na sila mag-travel. Parang, ang sarap nung siguro, sana pag dumating yung time na yun, hindi nila iisipin yung magkano yung, alam niyo mga ganong-ganon, nakakatawa lang. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo pinagsasabi ko. Kasi yung pamangkin ni Mr. Kim, mga nurse kasi yun dito sa Korea. Ayun, professional na sila, nakakatawa. Tapos parang nililook forward ko rin na sana yung mga anak ko din. Ganyan. Alam mo yung feeling na magka-college sila. Kasi di ba, tayo parang magka-college yung mga anak natin. Ay, ito na ang kunin mo. Kasi ano, yan yung mas madali makahanap ng trabaho. Yan yung kunin mo. Kasi ito, makakapag-abroad ka, malaking kita. Ito yung kunin mo. Pero parang, gusto ba ng anak mo yung papakuha mo? Parang, wala. Gusto ko pag dumating yung time na yun, ganun din yung mga anak ko, kunin nilang course yung gusto nila kahit na hindi yun yung in-demand. Alam mo yun, kasi yan yung gusto mo. Sige, walang problema. Yan yung gusto mo. Ganyan. Guys, si kuya, sige, art. Yung gusto mo, sige, mag-art ka. Alam niyo, ganun. Alam niyo, pinakita ko lang yung pasalubong, pero ang layo nung narating ng isip ko, no? Ewan ko, ngayon maano ako, ito mga panahon na to, siguro dahil umiedad na ako, maano ako, yung parang mahilig ako mag-isip ng mga kung ano-ano. Anyway, ayun, magkakain ako. Gusto niyo ba? Lutuin natin to. Wait lang, papakulo ako ng tubig. Tapos lalagay ko yun. No, yung instruction, guys. Yung instruction, ano? Japanese talaga, walang English. May drawing naman. Sige, kaya to. Sa kumukulong tubig, ilagay ko lang, binuksan ko na. Ganito yung noodles niya pala. Akala ko, bakit dito parang iba yung noodles? Pero nung nasa personal, parang yung noodles lang din natin sa Pinas. Lagay ko na lang lahat. Masyado pong madami yung tubig. So wait lang mga, bawasan ko yung tubig. Baka masyadong na... Okay, mas madali magdagdag kesa magbawas. Tandaan. Okay. Tapos sabi dito,
Pag malambot na yung noodles. Ang kasama niya lang sauce, guys, ito. Ay! Itong liquid na ilalagay ko daw pag pinatay ko na yung apoy. Tapos ito is optional kasi sili to. Pero lalagay ko pa rin para ma... Ano natin? Ito, ibubudbud mo siya kapag ka nasa mangkok na siya. Ayan. Let's try this. Never pa kasi ako nakatry ng ano, Japanese noodles. Mga instant-instant. Japanese restaurant noodles doon. Pero yung mga ganitong instant. Ayan pa lang. Parang ang dami ng noodles. Ano ba? Okay, wait lang ha. Tapusin ko lang. Naglaga din pala ako ng eggs. Para ramdam. Ramdam. Ito na, guys. Feeling ko mas masarap to kung ano. Kung lalagyan nyo ng mga gulay-gulay nyo sa rep, like yung daw ng sibuyas, mga ganyan-ganyan. O kasi hindi ko na nilagyan. Kainin ko to. Tapos, mukha lang siya matubig, pero tinikman ko yung alat niya, tama lang. Kain po. Ano ko na to? Tawag dito. Yung sili, kahit di ako mahilig masyado mga nilagay ko pa rin lahat. Bahala na. Ano ko na to? Anong oras na ba? Brunch. Tapos kain ko na ulit mamaya. Hapunan. Ah, ang sarap. Ang sarap pala nito. Mag-search nga ako sa internet. Yung sauce niya kanina, nagulat ako. Kasi, kulay gravy siya. Parang gravy'ng malabnaw, ganun. Paano kayo kumain ng noodles? Pinuputol nyo ba o dere-derecho? Hindi ko kaya dere-derecho. Pero mga Koreans, kahit naman sa mga K-drama na papanood nyo, diba? Dere-derecho. Tapos, wala silang pakialam kahit may sounds. Diba ang culture nila, iba yung culture natin. Kasi kami, nung mga bata, nagsasaway yung mama ko, ang ingay mo kumain. Para kang baboy. Diba yung mga baboy may ingay kumain? So, sasaway ngayon. Kailangan tahimik ka lang kumain. Pero dito sa Korea, mas maingay. Ibig sabihin, mas nasasarapan ka. So, ganun yun. Parang, ay, na-enjoy niya yung kinakain niya. Ganun. Kaya, dead ma. Pero pag hindi ka sanay, para siguro may ilang ka sa umpisa. Ganun. Sarap. Ang daming tubig, pero sakto lang yung alat. Search ko ito sa internet. Sana meron online para bibili ako. Pagtataksil tong sasabihin ko. Pero, mas bet ko siya kesa sa Korean noodles. Yung kaka-Korean citizen mo pa lang, pero mas bet mo yung ano nila. Mas bet mo yung produkto ng kaaway na bansa nila. Charot! Sarap. Ang pagkakalaga ko rin ng eggs, sarap. Alam mo naman, tinitiplahan pa kung makapagkakalaga na. Init. Tapusin ko lang to. Gusto nyo ba tapusin ko na nandiyan kayo? Lagi, napansin nyo, lagi pag kumakain ako, hindi ko tinatapos. Kasi naiilang ako. Siyempre nakatingin kayo sa akin, tapos kumakain ako. Pwede pala ito, lagyan ko rin ng ano. May beef pa naman ako sa rep. Naalala nyo yung pinakita ko. Nakaraan. Nasabi ko ba yun sa inyo last vlog? Hindi ko na maalala. Yung beef na binigay ng ano ko. Brother-in-law. That pala, inano ko yung noodles. Alam ko namang hindi ako magaling kumain sa noodles. Hindi ko pinutol-putol yung noodles. Kung ano talaga yung nasa pack, yung talaga yung sinalpak ko. Ah! Tapusin ko muna ito. Sarap! Sunduhin ko na yung mga baguettes. Grabe ang sabog ng buhok ko. Saan ba tayo liliwanag? Ayan. Grabe. Hindi kasi ako nagko-conditioner. Parang 3 times or 3 days na ako hindi nagko-conditioner.
Kasi may gusto ko i-try na ano, na pangkulay ng buhok ba. Tapos magpapagupit ako kay Mr. Kim. Nagdala akong almond. Kasi tatambay kami ni Kuya. Hindi ko alam kung saan tatambay kami, baka sa park. Kasi may math academy ngayon si Junso. Math academy, tapos sala-sala eh. Sala yung oras ng mga academy nung dalawa. Kaya ano guys, medyo busy ako. Alam mo yung kagaya niyan, academy ni Junso, 40 minutes. Tapos nakatambay lang kami ni Kuya. Tapos pag after ni Junso, pupunta naman kami sa academy ni Junwa. Nakatambay lang kami ni Junso, ganun. Hindi sila pwede magsabay ng oras kasi unang-una malayo. Malayo yung academy ni Kuya, tapos basta ganun. Ano, tignan si Junso. Junso, give me your bag. Don't have go tayawa. Come on. Ay, sabi ko, bigay sa kanya. Ay, niyo, may walay din sa classmate niya. Tignan niyo. Yugi ba? Hi, guys. Ama, Kia. Sabi ko kay Junso, guys, bigay niya sa akin yung bag niya. Sige, sunod sa ano. Kasi pupunta siya doon sa dulo. Ano niya, Math Academy. Kabang Diyos sa'yo, Junso. Suwak ka. Si Kuya, ayan. Ganda ng windbreaker ni Kuya. Yunga! Ay, saan nakakuha ng candy? Oh, ganyan siya naman ako. Naintindihan niya. Parang gusto niya iluha yung candy. Kapag kasi minsan may pagkain. Bago nila yan kainin or buksan, magtatanong muna yun, lalo na pag mga nasa sasakyan. Sabi nila, Ma, pwede ba to? Ma, luma na ba to? Ganyan. Kaya hindi sila basta-basta kumakain. Kaya nung narinig niya ako, nasa nakakuha yung candy, nagulat ako sa niya. Junso, suwak! Si Junso naka-jacket din yan kanina, hindi sinat ng teacher. Oh. Junso, hi Ting. Diyan lang siya napasok. Hi Ting. Sunduin na lang namin mamaya. Hi guys. Welcome back. Ako pepero na lang, di pala kumakata. Ama, hanggang si Yaya. Why? Where ako, Shiro? Chingo Shiro, Sanseng Nim Shiro, Suob Shiro, Saramanayo Shiro, Moga, where Shiro? Chingo, mana siyo. Lagi ang sagot niya. Minsan random, kagaya niyan, di ba? Wala naman akong tinatanong sa kanya. Bigla niyan sinabi na, ayoko sa school, ma. Sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo? Ayaw ba kay teacher? Baka kasi mamaya sinusungitan siya, kaya tinatanong ko siya. Ayaw ba, may mga classmate ba siyang nangaaway? Ganyan. Ang sinasagot niya, masyado daw maraming classmate, ayaw daw niya. Naiingayan siya, ganyan. Ganun talaga yung character ni Junwa. Kaya dati, may nang ano sa akin, marang sinasabi, favorite ko daw si Junso, ganyan. Alam mo, parang nakakaano pala yung ganun, parang makakabasa ka ng ganun, no? Parang, yung video mo, okay, kahit hindi ako, kahit ibang nagbablog, video nila parang 30 minutes, pinakamahaba na yun, 20. E sa isang araw, meron tayong ilan, 24 hours. Paano mo masasabi na, ay, paborito mo si ganito? Nasabi mo na yun, isaglit mo lang naman kami napanood. Parang ganun. Si Junwa kasi, hindi siya maano talaga. Minsan niya pinipicturean ko yun, ayaw niya, di ba? Nakikita niya. Unlike Junso na talagang siya talaga yung game. Minsan kinukunan ko nga ng video si Junwa pag di niya alam. Tapos nakita ni Junso talagang e-epal siya. Talagang ako kunan mo, ganun-ganun siya. Magkaiba sila ng character. And ako, hindi naman kasi ako na yung tipo ng magulang na, ay, pipilitin ko to kasi ano, para makita siya sa ano, sa vlog, parang ganyan. Ayaw niya yan, gagawin ko, di ba? Kahit bata pa lang sila, parang may freedom sila kung anong gusto nila. Eh si Junso, mas gusto niya yung mag-entertain. Ganun talaga siya eh. Eto, mas gusto niya talaga yung tahimik, mag-solo. Ganyan talaga siya, di ba?
Kaya kung pansin nyo, mas nakikita nyo pag video, pag vlog, mas si Junso kasi gusto niya eh. Maja? Good job. Good job. Aras sa, ikaw sa usaw. Sa usaw. Sa usaw. Yeah, mag-wait kami kay Junso. Anong oras? 4 o'clock hanggang ano pa yun? 4:30. Hinatid ko siya doon na ano, siguro late na siya. 4:50 dapat. Nakailang subukan na. Sabi ko last 3. Madi mo? Iko gumama ko. Aras to? Hindi. Sausaw isa ate. Sausaw ko. Alas. Ah, sausaw mo na lang. Matutunan mo yan. Ayaw ice cream. Sausaw isa ate. Wow! Wow! Show them. Show them, Papa. Guys! Sausaw! Tapos ibabalik niya. Oy. Many hours later. Dito na kami, guys. Actually, kanina pa. Tulog si Junso. Ayan. Kaya nag-vlog ako ngayon kasi gigisingin ko na kasi lalabas na si Kuya. Si Kuya na lang yung pinapasok ko. Ano lang naman? Diyan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Naka-open pa rin sasakin sa kabila. Ayan, papasok siya dyan. Pasok siya dyan, tapos yung diretso lang dun. Alam niya naman yung password ng gate. Sabi ko, pasok ka na kasi tulog si Junso. Tapos labas ka pag tapos na. Oo daw. Pero gisingin ko na tong isa. Magigising yan pag nagpulot ako ng kalat sa sasakyan. Tignan yung kalat, huwag kayo masasurprise ha. Dyan, dyan. O diba parang basurahan. Nakakahiyamang ipakita sa inyo, pinakita ko pa din. Grabehan, oh. Wala ka nang itutulog mamaya. Buti sana kung walang pasok bukas kahit magpuyat ka. Time to wake up. We're going to supermarket. Dali, lalabas na si Kuya. I-missing ko lang muna to, guys. 5 minutes na lang labas na ni Kuya. Junso, wake up na. Wala ka na itutulog mamaya. Sit down, please. Thank you so much. Yan, yan, dyan. Lalabas na si Kuya, eh. May mga bariya para dito sa basura, no? Maglagay ka ng basurahan, hindi ka maglagay ng basurahan, ganun din. Kalat pa din. Are you still sleepy? Yeah. Why? Guys, may green na plastic. Ay, may green na plastic naman dito. Kaya lang kasi, yung lugar namin, pink. Pink siya, hindi to pwede. Ito, saan ko ba ito nakuha? Sa ano to eh? Sa Daegu, nung namili kami. Alam ko sa Daegu to eh. If I'm not mistaken. Magka-carwash ako bukas. Gusto niyo samahan niyo ako mag-carwash? Tomorrow. Oh my God, nakakaya yung kalat. Nakakaya sa dami. Parang hindi babae nagmamaneho. Ano ba yan? Tingnan nyo. Oh, I told you, mapupuno ko. Grabe, parang hindi sasakyan. Tapos natapon natin mamaya sa baba ng bahay. Ganun. Oh my God. Saan yung wet wipes? Antayin na lang natin si Kuya.
I'm eating so many and this omelet. And this is my wife is so smart, so many, but my brother is country wise. I don't know.